maya ay unti-unting luminaw ang mga figura na yon. At nabunutan ng tinik ang aking ama at si Carding nang makitang ang dalawang naglalakad ay si Rico at Jovan. Nagkikwentuhan, nagkakatawanan. May dala pang gitara mga ito. Nang pumandik ang mga ito, nagtinginan ang apat nun. Ang unang napansin ni tatay, medyo malansa ang dalawa o amoy pata ng baka o di kaya baboy. Sinara ni Carding ang pintuan at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung bakit sila naroroon sa may kasiyahan at kung bakit merong kasiyahan. Ayon kila Rico at Jovan, nagising silang dalawa noon. Ang balak lamang nila ay bumaba sana para magpahangin pero napansin nga nila umano na merong mga ingay at liwanag doon banda sa mga kabahayang may nakatira. Sa sobrang pagtataka nga ng dalawa ay pumunta sila doon at nakita nilang parang may kasiyahan ang mga ito. Para silang tribo na noong oras na yun ay merong hinahandang buhay pa na baboy. Dahil sa hindi naman makapal ang mukha nila at ayaw nila makaabala nun, nagdesisyon silang bumalik. Pero laking gulat kumano nila nang patalikod na sila, ay bigla na lamang silang hinatak sa kamay ng dalawang bata. Dahilan para magulat at mapasigaw si Rico. At malingunan silang dalawa ng lahat ng mga tao doon. Grabe ang katahimikan habang nakatitig sa kanila mga naroroon pero walang ano-ano ay tumayo si Jonas at Lucio sa hindi kalayuan. Inibitaan nga silang malagi doon at magkaroon ng kasiyahan. Tinanong pa nila kung nasaan sila tatay at Carding nun at sinabi nga ng mga ito na tulog na. Yung kasiyahan ng mga ito, kahit papano ay napalitan ng konting dismaya. Ramdam nila Rico na nakaistorbo nga sila at humingi naman sila ng patawad. Pero bigla na lamang nagsalita ang pinakilala ni Jonas na kanyang ama. At ang sabi nito sa mga kasamahan, "Tuloy nyo na yung kasiyahan. Huwag kayong mag-alala. Babawi naman itong mga bisita natin eh. Sa araw ng piyesta." Eh di tuloy-tuloy ang kasiyahan nun. Dito na nga nakahiram ng gitara si Rico at Jovan. Nagtugtugan sila doon at nagsayawan. Samantalang ang baboy ay kinakatay nun. Sobrang manghang-mangha ang magkaibigan nang makita nila kung paano katayin ang baboy nang walang kaingay-ingay. Ayon pa dito kila Rico at Jovan, parang wala umanong kahirap-hirap na pinisil ng isang malaking lalaki ang bibig at ilong ng baboy at inipit ang leeg nito habang ang iba naman ang gumigilit dito. Isa pa sa weirdong ginawa nila ay yung pagpahid nila ng dugo sa katawan nila, lalo na sila Jonas at Lucio na tuwang-tuwa pa sa ginagawa nila noon. Dahil nga sa weirdo na talagang angkan noong umaga pa lang at nagkakasiyahan naman doon, hindi na umimik pa ang dalawa at pinagpatuloy ang pagpapadugdog. Hanggang sa isa-isa nang nagsugba o nagluto ng karne ang mga naroroon. Kumuha naman umano ang dalawa at nagsipagluto ng kanila. Tipikal na lutong iniinitan lamang sa apoy, kaya wala naman silang pinaghihinala ang hindi maganda. Hanggang sa napatanong si Rico kila tatay at Carding na pwede pala yun. Pwede palang kilawin yung baboy. Nang tanungin naman nila tatay kung ano ang ibig sabihin nito, ang ginawa daw kasi ng iilan sa mga nagkatay ng baboy ay wala nang hugas-hugas at dinerecho umano nilang binabad sa lambanog. Kahit hilaw pa at sinisipsip ang katas nito. Napadiri naman sila tatay syempre dahil hindi naman normal yon
at kahit anong pang klase ng kilaw ay kailangan ng proseso. At hindi lamang basta-basta binababad sa suka o lambanog ng ganun-ganun lang. Lalong-lalo na at karne ng baboy yon. Tapos ito pa, Sir Seth. Nang patapos na ang kasiyahan, nagbigro si Rico dito kila Jonas at Lucio na akala ba nila ay walang karne o baboy doon sa baryo nila. Langkat na daw ba ang mga baboy na yon? Sabay lingon pa ng mga ito sa mga gilid-gilid na wala na silang makitang iba pang baboy maliban sa kinatay na ito. Yan diba, kung talagang dumating na ang sinasabing inangkat nila, malamang sa malamang, dapat ay may makikita pa silang ibang baboy na nakatali doon. Ang sinagot naman umano ni Lucio, meron na daw. Meron na umanong karneng kakainin sa araw ng piyestang yon. At matapos sabihin niya ni Lucio ay nagtinginan ng ibang tao sa dalawa. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa kubo ay nalilingon-lingon pa si Jovan. At nakikita niyang ang lahat ng tao doon na nagtipon-tipon sa kasiyahan. Nakatayo. Hindi umaalis ang titig sa kanila. Nagkunwarian na lamang ang dalawa na maingay na nag-uusap. Ni hindi na nila nagawang ibalik pa ang hiniram na gitara. At tuloy-tuloy na silang pumasok sa loob ng kubo na yon. Pare, umalis na tayo dito. Iba na yung kutob ko. Ang tingin nila tatay noon ay siguro, nagpigil lamang ang mga naroroon sa dapat paraan nila ng pagkain ng baboy o ng karne. Dahil sa kurisidad at gusto siguro talaga nila makasiguro, may plinano si Karding na delikado man ay sumang-ayon ng aking ama. Kinaumagahan noon, ginising na sila ni Jonas at Lucio para mag-almusal. Sinabi ng mga ito na may natira pang karne noong nakaraang gabi pero tumanggi ang magkakaibigan, lalong-lalo na yung dalawa. Magugulay na lamang daw sila at titipirin ang tiyan nila para pagdating ng araw ng piyesta ay saka sila lalantak ng karne noon. Gusto lamang umano nilang magliwaliw at mag-ikot-ikot sa gubat. Hindi naman nagatuwiling pumayag ang magkapatid na ito. May gagawin pa daw sila. Itong Rico at Jovan naman, sumama muna kina Jonas at Lucio. Tapos, para bang pinipigilan o sinisigurado talaga nilang hindi makaalis o hindi makakatakas sila tatay. Dahil yung mga gamit nila tatay ay kinuha nun. Yung mga dala nilang mga bag ay nilipat umano muna sa bahay ng magkapatid. Baka daw kasi mawala kapag walang nagbabantay. Nagpapyaw pa itong si Jonas na bumalik kayo pagkatapos ng 2 oras, ha? Kundi isipin naming umuwi na kayo. Sige kayo. Kawawa naman tong 2 kaibigan natin. Sila lang matitira dito. Agad niya namang binawi ito at sinabing biro lang. Pinababalik lamang umano sila dahil sa mag-aayos na ng tanghalian. Nung nasa kasukalan na ng gubat sila tatay, nung hindi na nila tanaw ang baryo, bigla na lamang tumakbo si Karding. Siyempre, sumunod si tatay. Nagtatanong pa si tatay kung tatakas daw ba sila eh, wala silang dalang kung ano. Pagkain, pera, pamasahe, wala. Umiling si Karding. Ang sabi lamang nito ay kinukutuban siya na baka napapansin na rin nila Jonas at Lucio na naghihinala na sila. At baka mamaya, anong gawin sa dalawang na iwan kapag lumagpas sila ng 2 oras bago makabalik nun? Hanapin umano nila ang lugar sa kakahuyan kung saan sila huminto at nagluto. Hanapin niya ang matanda doon. Pero ilang minuto na silang nagtatatakbo sa kasukalan. Siguro ay dala na rin ng taranta ay hindi na nila mahanap o mahirap lamang talagang hanapin yon.
Nag-iingay pa sila ng nag-iingay ng nag-iingay pero hindi matanda ang nakahanap sa kanila. Meron silang nakitang dalawang binata na halos kaidaran lamang din nila. Nung una ay nagdalawang isip sila tatay at karding dahil syempre, hindi mo naman pagkakatiwalaan lahat. Ang ginawa lamang nila noong lumapit ay nagtanong kung paano sila makakabalik sa baryo ng kaibigan nila. Kunwari ay naliligaw sila kahit ang totoo. Magaling sumaulo si Karding ng daan. Nakita o mano nila ang pag-aalala ng mga binata sa magkaibigan. Ang daming tanong kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi naman nila tatay na doon nga sila dahil imbitado sila sa piyesta. Nagtingin na ng mga batang kausap. At ang tanong ng mga ito, kailan ang bisita sa piyesta na yun, oh? Tumango sila. Dali-dali silang sinabihan na sumama na lamang sa kanila sa bukana ng gubat. Iaatid sila papunta sa kung saan sila galing dahil may tricycle umano ang tatay ng isa. Pero wag na silang bumalik doon. Yun nga lang talaga, bukod sa naroroon ang gamit nila ay naiwan din si Rico at Juvan. Sinabihan pa sila kung bakit iniwan, syempre, para hindi makahalata ang mga tao doon kasi kung apat nga naman sila magkasama, baka sumama pa ang dalawang magkapatid sa gubat at baka hindi sila makagalaw ng malaya. Sa pagkakataon na yon, parang naisip na lamang ng mga binata na wala na silang matutulong. Pinapili sila tatay kung babalikan ba nila ang mga kaibigan o sasama sila sa kanila. Uuwi at mananahimik na lamang sa nangyari. Total, lahat naman silang apat na sumama ay hindi nakapagpaalam sa kani-kanila mga magulang. Nang akala ng mga magulang nila ay nanatili sila doon sa tirahan nila, malapit sa paralan pero naglagalag sila kung saan saan. Dahil sa nakukonsensya, pinili nila tatay na balikan si Rico at Juvan. Pinag-ingat sila ng mga binata. May binigay pa ng mga patalima mga ito. May baril din silang pangaso na ang bala ay pananon. Pero hindi na dinala ng magkaibigan dahil may kalakihan ito. At talagang mahalata sila. Meron isang binata ang naglakas loob na nagsabing kung makapaghihintay sila ng ilan pang minuto, sasaglit ito sa may labas ng gubat. Hinintay nila ito at pagkabalik ay meron na itong dalang parang mga ice pick na malapad ang talim sa dulo. Mga hindi umano ito natapos na bala dapat ng kanilang ginagamit sa pangangaso noon. Binigay nila tatay ang impormasyon nila. Pangalan, saan sila nag-aaral, nakatira, mga magulang at mga pwedeng lapitan kung sakaling kailangan nila ng tulong. Sinabihan sila tatay na huwag umasa sa asin noon. Kakaibang grupo ng mga aswang umano ang nababalita sa lugar na yon. Hindi basta-basta umaatras sa asin ng mga ito. Maliban pa doon, sinabihan sila na hanggat nagpapatay malisya sila at hindi nagpapahalata, mananatili silang buhay hanggat hindi pa dumadating ang araw ng besperas o ng kapiyestahan. At isang nakakapanindig balahibong salita ang binitawan ng isa sa mga binatang yon. Mga kuya, kapag may handaan ang grupong yan, hindi sila nagkakaroon ng bisita na hindi nila kamag-anak o mga tagalabas. Kung iniisip nyo na kayo lang ang bisita, yun ay dahil hindi naman talaga kayo mga bisita. Kayo ang handa nila sa gagawin nilang piging. Dali-dali na silang bumalik noon. Kinakabahan sila tatay sa pwedeng mangyari kung sakali mang totoo ang hinala, lalo na at kinabukasan ay araw na mismo ng bisperas. Tuloy-tuloy silang tumatakbo ng walang preno hanggang sa matanaw na nila ang lugar.
Ang plano sana nila ay magtago kaagad papunta sa Kubo, pero nagulat sila nang makitang naghihintay na sa kanila si Lucio sa bukana pa lang. Kaya nagkunwarian silang nagtatawanan at naghahabulan. Tawa lamang ng tawa, no? Gumaan naman umano ang mukha ni Lucio at tinanong lamang sila kung saan galing. Sinabi nila na muntik na nga sila maligaw noon. Mabuti na lang at nakabalik sila kaagad. Si Rico at Juvan naman, kasama ni Jonas na nagluluto ng natirang karne. Pero imbis na sumunod, nagpasama itong si Carding kay Lucio na kung pwede ay maligo sila sa may sapa. Kasi nga pawisan sila. Pumayag naman itong si Lucio. Nagtampisaw sila doon. Hindi naligo si Lucio. Babalikan na lamang umano sila. Nakita naman sila ni Rico at Juvan na kuno ay masaya din sa pagluluto at kinantsawan pa sila noon. Nang makalusong, agad na binulungan ni Carding si tatay. Ayon dito, titingnan lamang umano nila kung malalim ang sapa hanggang kabila. Kung kaya nilang languin yon. Though, sa kalagitnaan ay lagpas leg na ay kinaya naman nilang umapak doon sa reset. Hanggang sa kabilang dulo, lagpas leg ito. Pero ang ipinagpapasalamat nila ay hindi ganun kamaputik ang baba nun. Pagkatapos ay nagbanlaw na sila. Sigurado na silang kung tatakas man, kahit papano ay alam nilang kakayanin nila ang pagtawid sa sapang yon. Pasalamat lamang din siguro sila gawa ng tag-araw na rin noong mga panahon na yon, kaya hindi na lumalim ang sapa na ito. Natapos ang tanghalian, ni hindi tumikim sila tatay ng karne na ito. Pero kahit sa naranasan noong nakaraang gabi, si Rico at Juvan ay patuloy sa pagkain nun. Ang rason nila ay sila naman ang nagluto at nakita naman nila kung paano kinatay ito noong nakaraang gabi. Kinagabihan, plano na talaga nilang tumakas sa madaling araw. Itatansya nila yung oras na walang masyadong gising. Siguro, kung mauulit man ang kasiyano kainan na yon. Ang problema, itong si Juvan, iingot-ingot sir sa. Siya lamang ang natatanging hindi kinuha ang gamit sa isa sa mga bahay na malapit sa mga kabayan na may nakatira. Ayaw din itong maglakad doon mag-isa. Sinabi pa nilang iwanan na lamang yun. Yun nga lang daw ay ayaw din talaga ni Juvan. Kaya ang sumama sa kanya, ang aking ama. Naglakad naman silang maayos noon. Tapos napansin nila na parang wala pang katao-tao sa paligid. Hindi sila nagtago. Pagkos ay sumilip pa sila kung merong makakita sa kanila para magpaalam sila noon. Pero wala. Kaya naman umakyat sila, Sir Seth. Madilim man ay kinapa nila ng dahan-dahan ang gamit ni Juvan. Nakapag minalas-manas ka nga naman ay magulo pa noong mga oras na yon. Matapos nilang maimpake ay dali-dali silang bumaba. Papalayo na sila sa may bahay at pabalik na sana sa Kubo nila sa dulo. Nang bigla na lamang nag-ingay ang mga tao. Nagtatawanan at parabang sabay-sabay na paparating at patungo sa may pwesto nila noong nakaraang gabi. Agad namang hinatak ni tatay si Juvan para magsuot sa silong ng Kubo kung saan kitang-kita doon ang pinaggagawa ng mga ito. May narinig silang usapan kung tulog na daw ba sila tatay nun. May sumagot naman na sisilipin nito. Kaya naman nagsuksok pa sila tatay sa may pinakalikod ng silong na tinataguan nila. Hindi sila kumibo habang naglalakad papunta sa dulo ng Kubo ang inutusan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik ito at sinabing nakakandado na daw ang bahay na yon. Ang sunod na sinabi ng parang pinuno nila na pinakilalang ama ni Jonas.
ay ipadala umano ang ibon doon at siguraduhin hindi na lalabas sa mga bisitang yon. Mga ilang segundo pa ang nakalipas ay meron nang pumagaspas. Nagpaapoy sila. At maya-maya pa ay may bitbit na naman silang baboy na buhay. Kung paanong nakita nila Rico at Jovan nakatayin ng mga ito noong nakaraang gabi. Ganon din ang ginawa nila. Walang kaingay-ingay. Pero ang kakaiba lamang noong gabi na yon, ay pagkatapos nila itong hiwain ay parang sopas umano nila kung higupin ang dugo ng baboy na yon. Wala nang luto-luto. Nagmukbang sila sa mga hilaw na karne. Naghihiyawan at nagtatawanan ng mga ito. At sa kalagitnaan ng ingay ay napaduwal sila tatay at Juvan pero sabay din nilang tinakpan ang bibig ng isa't isa. Sapat na ang nakita nila para makasiguradong tama ang kutob nila. At sinabi ng ibang mga tao patungkol sa baryo na ito. Maluwaluhang namamawi sila tatay na dahan-dahang lumabas ng silong nun. Pero umatras lamang sila ng ilan pang bakanting kabahayan. At doon ulit nagtago sa silong naman nun. Hindi sila pwedeng bumalik. Makikita sila ng ibon. Nakabantay kasi ang ibon na ito doon sa kubo nila, diba? Kaya hindi sila basta-basta tumuloy doon. Nakadapa lamang sila. Pero natatanong nila kung paanong kainin ng hilaw ang lahat ng parte ng baboy na ito. Meron pang umangat-ngat sa nguso at tenga. Merong inuubos ang laban na kumakapit sa buto nito. At meron pang ninunguya ang balat nun. Pagtiisan niyo muna. Bukas naman, tao na ang kakainin natin. Sabay tawa pa ng lalaking ito. Hindi ko alam kung paano natagalan nila tatay ang pagdapa sa silong na yon. Hanggang sa isa-isa nang nagsiuwian ng mga naroroon. Para daw silang tao din na nagpapaalaman na at uuwi ng kani-kanilang bahay. At ang iba ay lasing pa. At ang nagligpit ng mga natirang buto-buto ay walang iba kundi sina Jonas at Lucio. Hindi nila napansin na nagbagong anyo ang mga ito pero sapat na siguro yun, Sir Sa, para maramdaman nila ang takot at ilang minuto pa ang nakalipas nun. Nakarinig sila ng isang pito. Pagkatapos ng pito na yun, isang pagaspas ang narinig nila mula doon sa kubo pabalik sa kung kaninong bahay. Ang tingin nila, yun yung ibon na yun. Wala na ito sa kubong nilalagian nila. Tinawag na ng amo niya. Sa likod sila dumaan. Pagkatapos sa bintana sila kumatok. At nang pagbuksan ng dalawa ay dali-dali silang umakyat. Hindi makatulog sila Carding at Rico sa kakahintay sa kanila. At ikinuwento naman ng dalawang nakita. Mga bandang alas 4:30 na umaga. Saktong pawala na ang hamog na dala ng pinatay na apoy. Dahan-dahang gumapang ang magkakaibigan. Lumusot sa may bangin pababa ng bukid nun. Sinakta nilang paliwanag na sa kadahilan ng may nakikita na silang mga sasakyan dun sa kalsadang tanaw nila. Bumuelo sila sa gilid ng mababang bangin at nang nagsabi ng takbo, kanya-kanya silang karipas patawid ng gulayan. Hindi sila pwedeng magbagal sa kadahilan ng tanaw na sila. At yun na nga, makalipas lamang ang ilang minuto habang papalapit sila sa sapanon, may naririnig na silang sigawan. At nang lingunin nila ito, may mga kalalakihan kasama na si Jonas at Lucio ang gumagapang pababa na bukid. Sabay talon sa bukid at mabilis na tumakbo para habulin sila. Habang binibilisan nila ang pagtakbo,
palingon-lingon pa rin sila sa umahabol sa kanila noon. At ang isa umano sa pinakamabilis na parang takbong kabayo ay walang iba kundi si Lucio. Manghang-mangha sila Sir Seth sa pagdaluhong ni Lucio sa kanila. Pero ang ginawa nila ay nagdikit-dikit sila. At nang parang unggoy na patalong lumapit sa kanila si Lucio, pinagtulungan nila ito. Sigaw na gigil sila tatay na sinipa, pinagsusuntok at ginapon si Lucio habang minumura. Kung anong nagawa nila at bakit sila ang napagbalingan ng mga ito. Tatawa-tawa lamang si Lucio na tila ba hindi nasasaktan. At parang wala lamang sa kanya ang ginagawang pambubugbog ng magkaibigan. Hanggang sa hindi na namalayan ang apat na nakalapit at nakahabol na rin ang ibang kalalakian noon. Dito ay ginapos nila si Lucio habang tinutukan ito sa leeg ng patalim. Kahit papano ay nakaramdam ng takot ang mga naroroon. Sa kadahilan ng amanga na ibigay ng mga binatang nakita nila sa kakahuyan ay mga patalim na gawa sa tanso. Patras lamang sila tatay papunta sa pangpang ng sapa. At habang pababa sila ay unti-unti nang nagbabago ang mukha ng mga sumusunod sa kanila. Parang namamanas ang mga mukha ng mga ito. Nangungulubot ang noo. Lumalaki at humahaba ang gilagid pero may pagkakataon na nanunumbalik sila sa normal nilang mukha bilang tao. Nang maramdaman nilang unti-unti nang nanlalangis ang katawan ni Lucio at dumudulas na ang pagkakahawak nila dito, diniinan ng konti ni Carding ang patalim sa leeg ng lalaki at sinabing, subukan niyang tumakas. Dadanak ng sarili niyang dugo ang tubig sa sapa na iyon. Bumaba sila sa pangpanga kasama si Lucio. Dahan-dahan nilang binaybay ang tubig. Hawak-hawak para makabalanse. Nang nasa kalagitnaan sila ng maliit na sapa na iyon at halos galeeg na nila ang lalim, ay saka namang lakad pababa sa pangpang ng mga aswang. At ito na nga, Sir Seth. Paangat na muli sila sa kabilang pangpang nang bigla namang lumusong ang mga ito. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay parang may sapalos na bumulusok pababa ng tubig si Lucio. Nakawala ito. Dito na nagpanik ang apat. Kapit-kapit silang sabay-sabay na tumalon pataas ng pangpang. Agad na tinaas ni tatay ang panya. Inaamba ang patalim sa kung sakaling may lalabas sa tubig. Ang sabi naman ito ni Carding ay meron siyang tinamaan. Meron siyang nasipa sa baba ng tubig. Pagapang silang lumayo sa pangpang, pero bago pa man tuluyang makaahon ng mga kalalakihang humahabol sa kanila, dalawang putok ng baril ang narinig nila, hindi kalayuan nun. At nang tingnan nila ito, may mga kalalakihang papalapit, armado. Isa dito ay ang matandang nakausap ni Carding sa gubat. At yung isa ay yung isa sa mga binatang na kilala nila. At ang isa, tiyuhin ni tatay, si Mang Esmeng. Noong panahon pala na binigay nila ang kanilang impormasyon sa mga binata, ay agad humingi ng tulong ang mga ito. At ang matanda ay lolo ng isa sa mga binata na yon. Kaya ang ginawa nila ay hinanap ang kamag-anak ng mga ito. Yung kamag-anak ni Carding ay nasa kabilang parte umano, yung nasa may gubat. Naghahantay doon ang ibang kalalakihan kung sakaling doon sila dumaan o tumakas. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na noong mga panahon na ito, hindi pa uso yung report agad sa pulis. Mata sa mata ang harapan talaga dati pa. Ang plano daw sana nila ay tanghaling tapat silang papasok sa teritoryo ng mga ito, dahil hindi kalakasan ng mga nilalang sa umaga.
katakatakang hindi na sumunod pa yung mga lalaki niya. Umatra sila pakabilang pangpang at tinitigan na lamang ang papalayong mga nakatakas. Hindi na umano nila teritoryo yun ayon sa lalaki. May batas daw silang sinusunod at kabilang ang pagsunod sa teritoryo ng iba. Hindi sila nag-report sa otoridad sa kadahilanang nagpaputok sila noon. Baka mabaliktad sila pag nakita ang bala. Pinangaralan na lamang ng tiyo isming ni tatay si tatay noon. Ganon din ang iba. Sa record ng eskwelahan, walang Jonas at Lucio na nag-aaral doon. Ni sa graduation ay wala ang magkapatid ko noon. Matapos noon ay naging maingat na ang aking ama pero sa akala nila na tahimik na sila. Makalipas lamang ang ilang linggo, pagkabalik ng tatay ko para kumuha ng mga requirements sa eskwelahan na yon, nabalitaan niyang ilang araw matapos silang maligtas, bigla na lamang umanong nawala si Rico at Jovan. Hindi nila alam kung dahil ba nakakain ng mga ito ng karne o kung saan sila napunta. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pang balita si tatay patungkol sa kanila.